Yes, sir. As a police officer. Yes, sir. Ayun nga po, sir, I was called by Sir Ibanez, sir. And to... But sino ba ang boss mo? Sir, at sino ba ang boss mo? For now, sir? Nung time na, sir? Yes. Sir, si... At that time, sir, the QCPD director is Sir... Yun. Iba. Hindi si Colonel Ibanez ang boss mo, di ba? Yes, sir. Eh, bakit mo siya sinusunod? Sir, I was doing schooling, sir, that time, sir. Last week, what you're trying to tell me is, talagang magkasama kayo through thick and thin. Sir, magkaiba po kami, sir, ng team, sir, ni Sir Ibanez, sir. Hindi nga. Hindi mo ako sinasagot, eh. What was your business doing there? Sabi mo, because si Colonel Ibanez ang nagsabi. Yes, sir. Oh, bakit mo sinunod yun? When in fact, it violates the principles of assignments and the PNP, that is not your jurisdiction. Yes, sir. That was your former jurisdiction. Yes, sir. Sir, as I said nga po, sir, that yung PDEG, sir, I was requested by Sir Portera, sir, to help them, sir, to give information. Anong information? To give them, sir, yung mga, tulungan ko daw sila, sir, sa trabaho, sir. Colonel Portera, could you confirm that? Good afternoon, sir. I'm Police Colonel Portera, the Chief IFLD of the PNP DEG. So, yung dati po kasi siya, no, si... Just asking you, Colonel, if you can confirm the statement recently made by Colonel Gonzalez. Sir, I do not remember, sir, na sinabi ko yun, sir. Pero practically, sir, since siya yung naging... sinundan ko doon, sir, at yung setup nila before ng former director, which is, I believe, na turnover naman dito sa director, sir, sa bagong director. Ngayon, sir, anong panahon ni Gerald Domingo, sir? So, continue, sir, yung pagbibigay niya ng information sa amin, sir. Yes, but he has no business operating outside of his jurisdiction. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yun nga yung punto na pinupunto ko, eh. Bakit siya nandun? Bakit siya interesado? Yun nga yung mga katanungan ng tao, eh. Kasi sa report na narinig ko, ang communication, exempted si Gerald Domingo. Kayong tatlo lang nag-uusap, eh. Colonel Ulunan, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzalez. Maski doon sa mga intelligence reports, to tell you frankly. Diba? Oh, nung na-raid yung Pasig, diba tinawagan mo si Colonel Ulunan? Pasig, sir? Oh, yung follow-up operation, diba sa Pasig yun? Yes, sir. Oh. Hindi ko po siya tinawagan, sir, na... Well, sir. Could you confirm that, Colonel Ulunan? Hindi ka ba natawagan ni Colonel Gonzalez? No, sir. Oh, okay. So, marites yung report, yung intelligence report. Natatawa si Congresswoman Castro. Colonel Ibanez, how long had you been assigned sa anti-illegal drugs operations from the days of EDSOC? 2011 to 2013, Your Honor, EDSOC. Tapos yung EIDG. Then, nung 2020, pinabalik nila ako sa PDEG, Your Honor. Sa PDEG. What year were you assigned in Pampanga as a member of PDEG? As I said, Your Honor, before was assigned, one day lang, Your Honor. One day lang yun. Day lang. Okay. So, how many years all in all sa anti-illegal drugs operations? More or less, Your Honor, more or less 6 years, Your Honor. 6 years. 6 to 7. Mr. Chair, when the PNP law was created, the narcotics command of the PNP was abolished. Why? Kasi maraming reported din noon na mga officers na involved sa drugs.
And they were only allowed to operate sa mga street transactions. But with the law also stated that they have to cooperate with or report or coordinate with PDEA. Pero along the way, nag-create uli ng kwan eh, yung 8 zone. Tapos nag-create uli ng group which was also in violation of the provision of the law because the PNP can only create or the PNP chief can only create a national support or operational unit. He can do that, but he cannot create one with the rank headed by a rank of a general. Ganun po yun. So, yun ang istorya nito kung bakit nabalik sa PNP yung anti-illegal drugs operations. Yun ang dahilan. Ngayon, it's because of you bringing back yung anti-illegal drugs operations, you are in this mess. Yun ang sitwasyon nyo ngayon. Now you are giving statements contrary to your co-officers and members of the Philippine National Police. What a spectacle. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Acop. Dagdagan ko lang yung tanong ni Congressman Acop kay Colonel Gonzales kasi meron kang affidavit. Sworn affidavit, and in paragraph number 8, sinabi mo, subsequently at around 4 p.m., Lieutenant Colonel Ibanez contacted me and requested me to immediately proceed to the area. Correct ba yun? Yes, sir. Okay. Where the operation was conducted, apparently, to discuss matters regarding the operation, as he was worried that he may be implicated in the activities of Police Master Sergeant Mayo. Sinabi ba sa iyo ni Colonel Ibanez na, Colonel Gonzales, tulungan mo ako rito, pumunta ka rito kasi baka sumabit ako rito sa trabaho ni Sergeant Mayo? Ang pagkakasabi po niya sa akin, sir, is, Glenn, punta ka dito, hindi ko alam kung ano yung ginawa ni Mayo. Baka madamay ako dito. Yun po, sir, yung sinabi niya sa akin, sir. So, it seems that he was worried na ma-implicate siya. Yes, sir. Sa ikaw, matagal ka ng operatiba eh. Naiintindihan mo naman kung paano sasabit, di ba? Sa yes, trabaho sir. Ng nasa ilalim mo, kagaya nung sitwasyon ni Sergeant Mayo at saka ni Colonel Ibanez, eh, may posibilidad kayang sumabit siya? Sasabit po talaga, sir. That's why ang recommendation ko po sana is magiging joint, sir, yung team niya, sir. I-join okay, siya. Yun. Salamat. Yun lang ang gusto namin madinig. Okay, so... Sir Chair? Okay, Congressman ako. May I ask, is the new PDEC director here? Mr. Chair, Your Honors, magandang hapon po. Yes. I am Brigadier General Faro Olaguera, the new acting director of PDEC. May I request that you submit a report of all the accomplishments of the team of Colonel Ibanez? Yes, Your Honor. Since 2020. Yes, Your Honor, we'll comply. May I also request that PDEA submit a report kasi nagko-coordinate naman sila sa inyo tuwing may operations, lalo na kung malaki, to submit a report of the accomplishments of the team of Colonel Ibanez to this committee. Kasi hindi ko maubos maisip talaga yung one ton. Eh. Naiipon ba yon o talagang shipside na bagsak? At normally, Mr. Chair, pag may, like in Baguio, may nahuli na Chinese. And I think the SILD was there.
may nahuli na Chinese pero hindi marunong magsalita ng kuan ng dialect natin, hindi makaintindi ng English, lahat. Para wala siyang masabi. And I think that is the established MO doon sa nagpapasok ng malalaking illegal drugs dito sa ating bansa. But in the case of Sergeant Mayo, wala akong makita na pinang Chinese man lang, he has in his possession 1 ton of illegal drugs. Saan kaya nanggaling yun? Baka may Chinese blood. Hindi ko alam kung iniimbestigahan ng PNP yun. I do not know if the PNP or the authorities in charge of this are alarmed by the fact that a non-commissioned officer of the PNP has in his possession 1 ton of illegal drugs. Hindi sa Chinese. Pulis na ang may hawak. Hindi po ba? Hindi ba kayo nagtataka doon? How did he accumulate that number of illegal drugs? Naka-stock sa opisina niya. Wow. And inside the headquarters of the Western Police District. Wow. In addition as well, Your Honor, nagtataka ako. Ganong kalaking drugs na nakita sa kanya, no, sa kanyang possession. Sabi nga sa narration ng ating mga PNP officers ay parang aksidenteng na-discover. Kasi nag-follow-up operation sila sa loob ng WPD Lending. No? So the fact that Mayo has 1 ton of drugs in his possession, aba, bakit gagamitin niyo pa siya for tactical ano? For tactical operation, 'di ba? Ano bang meron si Mayo? Kagaya niyan, sinasabi ni Colonel Ibanez kanina ni Colonel Ibanez, Colonel Ronan and General Domingo na kailangan magamit si Mayo para mahuli yung sa Pasig. If you have enough intelligence reports and information and you have an asset, hindi mo na kailangan si Mayo ron eh. So bakit nyo pinakawalan si Mayo? Yun ang malaking tanong. Di ba? And do not tell us na kaya kailangan si Mayo doon for tactical reason or strategic whatever. Isang tonelada yung hawak niya eh. Baka mas malaki pa siya dun sa mga incheck na drug lord na nahuhuli natin minsan eh. Baka naman may Chinese blood ito, Your Honors. So again, that's a big question mark na nasa isipan ng marami. Na kung bakit kailangan niyo pang gamitin si Mayo? 'Di ba? O ikaw, Colonel Ibanez, sabi mo, alam mo yung information tungkol dun sa Pasig na may bodega. Apparently, you inform Colonel Olonan. Your Honor, ang alam ko lang is yung intelligence report na may hawak si Judin Francisco na around 700. Okay. Granting, for the sake of argument, na yun ang information na hawak mo. Sa ikaw ba, bilang operatiba, kakailanganin mo pa si Mayo para mahuli yung bodegang yun? Based doon sa statement nila Colonel Olonan, sila nga nag-interview.